guys, it's me Jane, and for today's video, I will be sharing to you my experiences before when I have still a lot of pimples on my face. Sobrang daming pimples talaga ang sa aking mukha. And I am very much thankful talaga today dahil nahanap ko na ang aking love of my life. So yung first product na ginamit ko, eto, yung Eskinol Pimple Fighting Facial Deep Cleanser. So, eto talaga, ginamit ko siya for almost 5 years. When I was in college, and then up to, no, mga 2 years na nagtrabaho na ako. Actually, naging effective din naman siya sa akin kasi my classmate in college suggested na lagyan to ng Dalacin C. So, yung Dalacin C is, ano siya, antibacterial siya. Anong tawag dito? Yes, antibacterial siya. Ihahalo mo siya dito, pa-capsule siya, tapos ihahalo mo siya dito sa Eskinol. Tapos isi-shake-shake mo lang siya. Then, ayan, gagawin mo na rin siyang cleanser. Pwede mo siyang gamitin sa umaga, sa tanghali, o sa gabi, o kahit anong oras mo gusto. Nung ginamit ko tong Eskinol na wala pang Dalacin C, actually, hindi ganoon nag-dry yung aking mga pimples. Ewan ko ba, pero nung nilagyan ko na siya ng Dalacin C, doon na nag-start na unti-unti nang nawawala yung mga pimples ko sa mukha. Nag-dry na siya, and then, nung kinontinue ko lang yung paggamit nito, nagla-light na siya talaga. Kaya lang, hindi ko rin maiiwasan na talagang during periods, nagkakaroon talaga ako ng malalaking pimples. Madalas dito sa right side ng face ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro normal na lang yun sa mga girls during their period, before or after. Ako kasi, nagkakaroon ako ng malaking pimples before yung aking menstrual period. Pero ito talaga si Eskinol, ang naging sobrang best friend ko for almost 5 years. Talagang nabura niya pati yung mga pimple marks. And then, maliban dito, no, nakapanood ako ng isang vlog sa YouTube, yung apple cider, no? Yung apple cider, nagamit ko lang siya for 1 year. 1 year ko nagamit yung apple cider. Ginagamit ko pa rin sa Eskinol. Gumagamit ako ng Eskinol, nirarab ko siya all over my face, then papatuyuin ko siya for 5 minutes, then after that ilalagay ko na yung apple cider. Hindi directly ilalagay yung apple cider sa mukha mo. Ang gagawin mo muna, example, ito yung ito yung apple cider mo, ganito kadami yung ilalagay mo. Dapat ganun din kadami yung tubig na ilalagay. Kasi yung apple cider ay sobrang matapang siya. It cannot be put onto your face directly kasi masusunog siya. So, kailangan siyang haluan ng tubig. Yung sa apple cider naman, ang difference lang nito, ito kasing Eskinol, dinadry niya yung face mo. Kaya kailangan mo pa talagang mag-moisturizer. And at the same time, yung experience ko dito, yes, nagdadry yung face ko. I mean, nagdadry yung pimples. Kasabay nun, nagdadry din yung face ko. Nagdadry yung face, tapos nag-open yung mga pores. So, yun yung one reason. Kaya siguro, palagi na lang din may mga lumalabas na pimples, may natutuyo. Pero, meron din mga tumutubo. Yung sa apple cider, sobrang ganda rin niya sa face. Kasi, parang one day mo lang ilalagay yung, ia-apply yung apple cider sa face mo. Pagising mo, tuyo na siya agad. Ayun. Yun yung maganda sa kanya. And at the same time, nung mga 1 week ko na siyang nagagamit, napapansin ko yung face ko, nagiging moisturized na siya. And then, unti-unti nagko-close yung mga pores na parang Korean look.
Kaya lang, nung pagtuloy-tuloy ko na ng paggamit, yung negative effect naman sa akin nung apple cider ay nagkakaroon ako ng mga red spots na hindi ko alam kung ano yun. So, medyo nagko-close yung mga pores ko, nawawala din yung mga pimples. Kaya lang, may mga nag-a-appear na mga red spots. And then, syempre, eto. Yan. Guys. Kojisan. Eto, gamit ko na itong mula pa high school hanggang ngayon. Hindi ako nagbago ng sabon. So, siguro, ito rin yung isang dahilan kung bakit nag-lighten din yung mga pimple marks ko. Itong Kojisan ay medyo matapang siya kapag ginamit mo. So, sa mga first week mo, siguro, magiging mahapde yung mukha mo, lalo na pag binababad mo siya. So, try lang talaga sa mga products before mo talaga makuha kung ano yung talagang gusto ng skin mo eh. Kasi for yung Eskinol, sobrang tagal ko siyang ginamit. And then, na-discover ko yung Brilliant. So, Brilliant, the best skin of your life starts here. Which is actually true. Pero katulad nga ng sinasabi ng lahat ng mga vloggers, the product that is effective to me may not effective to you. So kailangan talaga you try doon sa mga products which is will best work for you eh. Kasi hindi lahat ng products ay mag-work ng pare-pareho kasi magkakaiba tayo ng skin type. Halimbawa sa akin, yung skin type ko, very oily skin ako. And then, talagang hindi maiiwasan na magkakaroon ako ng period. Pero, nung dinry ko na talaga tong Brilliant na to, girls, sinasabi ko sa inyo, sobra-sobrang ganda niya. Sobra-sobrang ganda niya. Kasi, talagang binibigyan ka ng Korean look na parang, alam mo yun, yung pinapawisan ka na, pero pagtingin mo sa salamin, wow, parang nagbablush yung itong cheeks mo. Diba? Yan. Diba parang ganyan? Oh. See? I've been using the Brilliant for almost more than 1 month na. And ito, pangalawang set ko na siya. So, for my next video, gagawa ako ng review about the Brilliant and ipapakita ko rin yung before and after na paggamit ko ng Brilliant. And, guys, nung gumamit ako ng Brilliant, no, nag-stop muna ako sa Eskinol for 1 month. Meaning to say, nung ginamit ko to, hininto ko yung paggamit nito. Wala akong ina-apply sa mukha ko bago ko to gamitin. Ang sabon ko lang, eto. Kasi itong Kojisan, matagal ko na siya talagang gamit eh. Hindi ako nagpalit ng sabon. Talagang pinapalitan ko lang yung mga toner. So, ang tip ko lang guys, kapag mamimili kayo ng product na will work best for you, dapat itry nyo ng itry. Huwag kayong matakot magtry kasi dun mo malalaman kung talagang magiging effective siya sa'yo. Actually, ako sobrang daming times ko pinag-isipan gamitin tong Brilliant na to. Pero, nung ginamit ko na siya, nung nakikita ko na yung effectivity niya sa face ko, sabi ko, parang ito na ata yung aking gagamitin talaga. Mag-i-stick na ako dito. Siyempre, hindi naman din mawawala sa akin to sa Eskinol kasi sobrang laking tulong din ng binigay niya sa akin nung mga panahon na grabe, ang lalaki talaga ng pimples ko dito na parang, alam mo yun, yung kahit takpan mo siya ng concealer, kahit ang daming foundation na inagay mo dyan, still mag-ano pa rin siya.
tao dito, mag-a-appear pa din siya. Pero itong Brilliant, no? Actually, hindi na rin ako nag-wear ng foundation eh. Kasi before, hindi talaga ako lumalabas ng... Hindi talaga ako lumalabas ng walang foundation, ng walang pulbos. Pero when I start using the Brilliant talaga, alam mo yun, bagong ligo ko palang feeling fresh and super beautiful, right? Ayun. So, I hope that... One more thing pala, isa pa pala nakatulong. Yung lemon, lemon talaga siya. Hatiin nyo siya, you cut it into slices. Then yung every slices, papahid mo siya sa mukha mo. Parang gagawin mo siyang toner. Sobrang effective niya, guys, na overnight lang talaga ang pimples nyo. Talagang sobrang mag-close pa yung pores nyo nang after nyo maligo, kikintab talaga yung mukha nyo. Kaya lang, hindi ko lang din siya tinuloy na kasi, una sa lahat, mahal kasi, 21, nagdidipid tayo. 20 yung isa niya, mabibili siya for 20 pesos or 15 pesos isa. And then, dahil nga prutas siya, kung hindi mo siya ilalagay sa ref, ayun, madali siyang mabubulok at hindi mo papapakinabangan yung iba. So, for my next video, abangan niyo po, gagawa ako ng review about Brilliant Skin, and I will be showing you also the day-by-day, no? Day-by-day na review about the Brilliant Rejuvenating Set. So, makikita niyo doon yung madaming pimples dito. Okay, sana nakatulong sa inyo ang aking video. Bye, guys!